ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Gawin, kami po ay magsishare ng dapat po nating makilala at sampalatayanan na siyang tunay na may likha ng langit at lupa na matagal na panahon hindi nakilala. At ang ating mga nakilala ay halos lahat po ng mga pangalang na andyan sa Bible na tinatawag nating doctorated or binoktor ay mga pangalan ng mga fallen angel. Kami po ay magsishare, hindi po kami manghihingi ng anumang uri ng salapi. Kami po ay magsishare ayon po sa aming adhikain. Muli po, samahan po ninyo kami sa maiksing panalangin. O mapagpalang Ama, abayahawa na siyang tunay na alahayam ni Abraham. Sa iyo po ang karangalan sa lugar na ito na aming inaabangan. At dalangin po namin na inyong bigyan ng kaunawaan ng lahat ng makaririnig sa aming sasabihin. At sa hapong ito, anuman ang kanilang kalagayan, pagpalain mo at bigyan ng kagalakan sa pangalan ni King Yahawashai Yaman. Okay? So, ayon po sa mga Bible na malimit po nating naririnig sa iba't ibang mga nangangaral, ayon po sa John chapter 14, verse 7 to 11, sinabi po ng Scripture, kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinasabi sa kanya ni Felipe, Adawan, ipakita po ninyo sa amin ng Ama at masisiyahan kami. Sumagot si Yahawashai, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ng Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nagsubo sa akin ang siyang gumaganap sa kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawa ko. So, itong verse po na ito ng Bible, sa ating po mga nabibili sa National Bookstore, ang mga nakasulat po dito, yung Yahawashai ay Jesus. Yung Adonai is Panginoon. Pero sa original Paleo Hebrew Bible, the ancient Paleo Hebrew Bible, yan po ang original. Ang Savior na dumating ay Yahawashai po ang pangalan. At ang tunay na Ama na may likha ng langit at lupa, kilala bilang Yahawa, na ginawang Yahweh sa modern Hebrew, nung ito po ay Victor ulit. Nagkaroon ng another version ng Paleo Hebrew Bible. So, ang kabuuan ng Biblia ayon sa mga Hebrew at sa Bibliang Hebreo ay 777 books. Inuulit ko po, ang kabuuan Biblia ng mga Hebrew ay 777 books. Pero lahat po ng Bible na yan ay hindi po natin nababasa sa Bibliyang nabibili natin sa National Bookstore. Dahil ang Biblia na ngayon ay ating nabibili sa National Bookstore ay ami pong tinatawag na Doctorated Bible o Dinoktor na Biblia. Bakit po sinasabi natin Dinoktor? Mayroon pong kasaysayan na hindi po ipinaalam sa atin ng mga nag-canonize ng Biblia. So, noong 70 AD, nung sinalakay ng Roman Empire ang Jerusalem at ang Bibliyang 777 ng mga Hebreo ay kanilang makuha kasama ang mga kayamanan ni Solomon sa templo. Nung kita ito po kanilang dinala sa Vatican, doon po nila sinimulang aralin at doktorin ang Bibliyang 777. Sa 300 books ng New Testament, 47 lamang ang kanilang ginawa at binawasan pa nila or 27 books na lang. So kaya kung ating titingnan ang Bibliyang hawak ng lahat sa buong mundo at nabibili at pinagmamay-arian ng bawat Pilipinong nagiging matindi sa pagiging relihiyoso ay mayroong 73 books
at may 66 books. So kulang ang information na ibinigay sa atin ng Bibliang 66 books at 73. Pero yung King James Version na ginawa ng 1611 ay 80 books. So hindi po sila nakontento sa 80 books, binawasan pa nila, ginawa nilang 73. Pagkatapos nung nag-reform si Martin Luther, ang 73 binawasan ulit at ginawang 66 books na lang. So ganito po tayo niloloko ng mga nagdoktor ng Bibliang 777 na ginawa nilang 73 at 66 books na lang. Lalo na pagdating sa tunay na may likha, ginawa nilang Yahweh, ginawa nilang Jehovah, ginawa nilang Elohim, ginawa nilang God, ginawa nilang Diyos, ginawa nilang Panginoon. Na kung inyong maaaral at inyong ngayong maririnig sa amin sa hapong ito, kapag tinawag mong Lord ang iyong Creator, sinasabi sa Hebreo, ito po ay pagmamayari nito si Baal. Meaning, yung taong sinasamba sa Baalismo ng Babylonia ay ang katawan tao, ang ulo baka. So yan po ang nagmamayari ng pangalang Lord Baal. So pagdating naman sa Diyos, walang iba po kundi si Zeus, the God of Thunder, ng mga Greek. Yan po ang history at hindi po yan inaaral sa anumang klase ng mga pangaral dahil sa gawa ng ang doctorated Bible ang hawak-hawak nila. So yung Yahweh sa original Paleo-Hebreo, ginawa nilang Yahweh. Inanggal, inalis, upang makalimutan ang tunay na pangalan ng Hebreong Creator. Sino po ang mayroong pakana? Mga Greek sa panahon ni King Antioch ayon sa Ikalawang Makabeo, chapter 4 or chapter 5 hanggang chapter 6. Na sa panahon ng mga Hebreo, ayaw nila na ang gawain ng mga Hebreo at pagkilala sa pananampalataya kay Yahweh ay kanilang gawin. Ginawa ng haring ito na sila man ay pigilin sa kanilang paniniwala kay Yahweh. Dahil gusto nilang sambahin ng mga Hebreo ay ang kanilang sinasamba na walang iba kundi ang Diyos ang si Zeus na siyang God of Thunder ng mga Greek. At dyan din po nang galing ang pangalan Jesus sa pangalang Helsius. Na ibig sabihin yan sa Latin ay Earth Pig. Baboy po ang pangalang Jesus ayon sa Latin. So ngayon yung Christos ay galing po yan sa pangalan ni Serapis Christos na siyang founder ng Christianity sa Egypt 305 BC. So ano po pala ang tunay na pagkakakilalaan sa pananampalatayang Hebreo sa tunay na Messiah, Yahawashai? Messianic po ang original, hindi po Christian. Kailan naging Christian? Na tinawag na Christian doon pa lang sa Babylonia, sa Egypt. May relihiyon ng Kristiyano na ang founder at kinikilalang God ay walang iba kundi si Serapis Christos. At bago naging Jesus, doon po nanggaling ang pangalang Kristo, Jesus Christ, ang isang pangalan galing kay Zeus, Helsius, meaning Jesus, at ginawang Jesus nung ipinasok ang letter G ng isang mama na isang German. So ang alphabet po ng Hebreo, wala pong letter G. Ang alphabet ng Hebreo ay ganito: Aba Dada Hawa sa Kataya Kalaman na sa Ay Patasak Warasyata. Walang letter G. So kaya hindi mapopronounce na ang Creator ay Jehovah or ang Savior ay Jesus, kundi ang Yahweh na siyang nagtatawang tao sa pamagitan ng kanyang salita. Siya si Yahweh Shai ang nagligtas sa mga lahi ng tao at lahi ni Israel. So sinasabi po ng John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya sinasabi ng John 14, 7 and 11 kay Filipi, sinabi ni Yahweh Shai na ginawang Jesus nung dinoktor ang Bible.
ang Jesus ay Savior na Greek. Pero itong si Yahawashi, siya po ang original Hebrew Savior na sinasabi ng Isaiah 53 na hindi magandang lalaki ni reject dahil siya ay hindi magandang lalaki. At siya mismo ay hindi tinanggap sa Israel dahil sa kanyang personality. Mga kabugayan ko sa hapong ito, muli kong ipinapakilala sa inyo ang pangalan ng Ama na ating tagapaglikha, walang iba kundi si Yahawa. Ito ang pangalan niya, hindi magbabago. Ma-English, Tagalog, maging Greek or Spanish, Yahawashi and Yahawa ang mababasa ninyo sa kanyang pangalan. Ito ang pangalan hindi magbabago forever and ever. Be blessed, Shalom. Okay, maraming salamat po, Pastor Richard. Mga kababayan, alat lang po. Tungkol po doon sa binabanggit na Jesus, yun po talaga ay katang-isip lang sa isang katauhan na gusto niyang itaas ang kanyang pangalan. Ang Jesus po, bakit ipagsapilitan ng Babylonian na ang Jesus Christ yun ang tagapagligtas? Ang katotohanan po, mga kababayan, sa hapon ito, sabihin po namin, hindi po talaga tagapagligtas yan. Kundi sa katauhan po ni Cesare Borgia, ang anak ni Bishop Alexander Borgia. Tama po ang sinasabi ni Pastor Richard na walang letter G. Sa Hebreo, walang letter G. Kasi binago nila maraming bisis ulit-ulit. Noong nangyayari, binago nila sa modern paleo-Hebreo ang Aba, Gada, Hawa, Saga, Taya, Kala, Mana, Sahay, Patra, Sapwar, Asata. Ginawa nila Alif, Bet, Jimil, Dalit, Hey, Wow, Sayon, Chet, Net, Jim, Kap, Lamit, Nenong, Sanik, Ayon, Bet, Dari, Go, Presenta. Yun po ang A, B, C, D, E, F, C, S, I, J, K, L, M, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z sa English. Pero sa Tagalog, Abakadaga, Abakadaiga, Hai, Lama na lang o para sa tao, waya. Ang bawat isa po niyan, mayroon pong katumbas na numero. Kaya ipagsapilitan ng Babylonian ang Jesus Christ na yun ang tagapagligtas. Hindi po tagapagligtas. Isa pa po, nagpasan daw ng cross papundang Kalbaryo. Wala namang cross na makita sa original na Biblia kung tatawagin sa Hebreo Tanakh. Kasi ang Biblia po talaga, Bisaya o Tagalog, Biblia. Sa English, Bible. Pero sa Hebreo, Tanakh po talaga yan. Ang Tanakh po kasi, sa unang salita, noong bumaba, noong linika si Adan, nilikha ng dakilang tagapaglikha sa si Aba Yahawa, hindi po, walang ibang salita kung hindi Hebreo. Hebreo po ang lahat na salita nagkaisa. Binuwag lang o nagkawatak-watak sila nung binuwal ng dakilang alayam ang templo ng Babylonia noong akala nila sa pamumuno ni Nimrod. Akala niya na kaya nilang abutin ang langit. Pero ang magkapangyarihan dakilang tagapaglikha na si Aba Yahawa ay hindi kayang abutin ang isip dahil siya ang dakilang tagapaglikha. So, nagkaisa ang matao, kaya nangyayari yun. Pero dahil nagkaisa ang matao, pinaghiwalay niya sa pamagitan ng pagbuo. Ginoo ang ginawang templo doon na hindi na magkaintindihan. So, nangyari ngayon na lahat ng klaseng lingwahe na sa atin, yun po ay kalooban po ng alahayam. Kalooban po ng dakilang tagapaglikha. Ang alahayam po, mga kababayan, hindi po natin makikita yan ngayon sa doctorated na Bible. Ang Biblia po na ating mabili ngayon, doctorated na po yan, dinoktor na ng maraming bisis pa ulit-ulit ng binago. So, wala na po tayong makita ang katotohanan doon. Pero
karamihan sa ating maririnig, ipangaral ng mga Christian na sa silong ng langit daw, isang pangalan lang ang tagapagligtas, si Jesus Christ. Hindi po yan tagapagligtas. Ang tunay ng tagapagligtas, hindi po Jesus, hindi Yahawasay. Nung siya nagkatawang tao, si Aba Yahawa, ang dakilang tagapagligtas, ang Ama. Nung siya nagkatawang tao, Yahawasay. Pero anong ginagawa ng mga Babylonian? Sinasabi nila na ang dakilang tagapagligtas, si Yahawasay. Si dakilang tagapagligtas, si Jesus, hindi po. Yahawasay po ang dakilang tagapagligtas. Yun po. Si Aba Yahawa, nung siya nagkatawang tao, Yahawasay, ang ibig sabihin, Yahawa ang kaligtasan. So, sa habang ito, huwag po ninyong guruin ang isip ninyo. Mag-research po kayo. Dahil ang sinasabi namin dito, ito po ay buong katotohanan. Kaya karamihan marinig natin, hindi po kami titigil hanggat hindi namin makikita na namin noon. Meron pa nangarami, ipagpapilitan nila na Jesus Christ ang tagapagligtas. Hindi po Jesus Christ ang tagapagligtas. Ang dakilang tagapagligtas, si Aba Yahawa, ang Ama, nung siya nagkatawang tao, siya si Yahawasay. Yun po ang dakilang tagapagligtas. Hindi po Jesus Christ. Ang Jesus Christ, yun po ang katawan ni Cesare Borgia, ang anak ni Bishop Alexander Borgia. So mga kababayan, huwag po ninyong guluhin ang isip ninyo. Pakinggan lang po ninyo, pakiramdaman ang sarili ninyo. Kami po naghayag dito dahil yun po ang utos ng dakilang alhayang. Hanapin po ang mga nawawala, ang mga tupang nawawala. Kung ikaw interesado sa sinasabi namin, so ibig sabihin, baka ikaw po ang tupang nawawala na aming inaanap. Kaya buong katapatan po namin sasabihin. Lalo't marinig, marami ang naghayag na Jesus Christ. Paano kayo dalhin sa langit ng sinasabi ni Jesus Christ? Hindi po yan tagapagligtas. Siya mismo, hindi po niya kaya iligtas ang sarili niya. Bakit? Siya po sa katauhan ni Cesare Borgia, ang anak ni Bishop Alexander Borgia. Yun po ang buong katotohanan. Itinaas niya ang kanyang sarili. Ginawa niya siya ang dakilang tagapagligtas. Hindi po dakilang tagapagligtas. Siya daw ang ipinago sa krus. Wala pong ipinago sa krus. Mayroong ipinago, pero hindi sa krus. Saan po? Pinagong nakapitin sa punong kahoy. Yun po. Doon po sa Golgota na kung tatawagin lugar ng mga bungo. Babasa po natin yan sa Biblia na karamihan din makita. Dahil ang lahat na Biblia, doctorated. Wala kayong mabasang Kalbaryo. Golgota meron. Ang Kalbaryo, yun ang pagpasan daw ng krus. Hindi totoong may nagpasa ng krus. Puste lang po o stick. Puste ang dinadala. Hindi po krus. So, mga kababayan, salamat po sa inyong pagpakinig. Sabihin ko na huwag po ninyong kalimutan. O kung kahit sino yung mahabol lang po sa lahat na nanonood ng YouTube, dahil may YouTube channel po kami. O ang mga punagin Christian, kami punagin, pero hindi kami Christian. Punagin, pero masayanin. Para po sa mga punagin Christian, itigil po ninyo, mag-research kayo, aralin ninyo yung mabuti na hindi po totoo na si Jesus Christ nagpagligtas. Paano kayo iligtas ng Jesus Christ na yan? Na siya mismo, hindi na kayo iligtas sarili niya. Kasi noong matapos ni ipinato si Yahawasay sa punong kahoy na nakabitin, hindi po ipinato sa cross, hindi po totoo ipinato sa cross, walang cross. Ipinako sa punong kahoy. Matapos yung ipinako siya sa punong kahoy na nakabitin, tapos na po ang kabanata ng buhay ng sinasabi niya siya ang dakilang tagapagligtas na si Cesare Borgia. Tapos na po.
hinatulan na siya noon. Enterno siya. Kaya ngayon, siya hindi mapakali. Naghanap siya ng kadamay. Gusto niya idamay ang lahat ng mga tao. Kawawa po tayo mga kababayan. Isa po, tayong lahat, hindi lang po kayo, hindi lang po sila, kundi tayo, kasama na po kami doon. Mabuti na lang, bandang huli, nalalaman namin ang itinago nilang banal na pangalan, Yahawah. Nung siya nagatawang tao, siya si Yahawah Shai. Anong ibig sabihin ng Yahawah Shai? Tagapagligtas po. Hindi po Jesus Christ, hindi po ito ang tagapagligtas, kundi Yahawah Shai. Maraming salamat po. Bago po kami lamisan, samahan niyo po kami sa maikling panalangin. Dakilang abayawa, aming alahayam, sumasabit sa pangalan niya, Shai, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa mga taong ipinigay mo na nakarinig sa aming paliwanag ngayon. Sumasabit sa pangalan niya, Shai, maraming salamat po. Yaman. Yeah,